nag-start kami, May Day si Shete nung time na yon. Pag pinapanood mo, ah, ganito kami umarto ng pang. Go through your husband's phone. Pinush ko. Minsan mo nag-detect siya, nakaganan ako. Sino yan? Ano po yung most challenging part for you having your own family? Siguro, struggle siguro pag gagawa kayo ng baby. Ano po yung ganon? Welcome to another episode of Push Bets Live! My name is Gary. Isang masayang kwentuhan na naman ang matutunghayan nyo ngayon kasama ang napaka-pretty and talented na kapamilya actress. Please welcome Sunshine Garcia Caspo. Hello, Miss Sunshine! Hi. Hello! Hello sa inyo lahat! Wow, Miss Sunshine, you look so fresh! First of all, how are you? Kamusta naman kayo at ang family nyo ngayon? Thank you. First of all, thank you, Charot, for having me. okay naman kami. Okay naman kami. Sa bahay lang, bawal lumabas. Alam naman natin yun. Kung may lalabas man sa amin, grocery lang, ganun. Pero yung mga bagets, yung mga ano, hindi muna. Chako. Mahirap na eh. Yes, totoo po yan. Safety first, di ba? Well, we've been in the pandemic for more than a year. At since nagsimula ito, alam naman natin maraming mga naapektuhan, kabilang na ang entertainment industry, di ba? Para sa iba, paano ito naka-apekto? Sobrang, in fairness, talagang in fairness, hindi lang naman sa entertainment industry, kumbaga sa lahat, pati mga negosyante. Yeah. Talagang nag-down last year, actually hanggang itong taon na to, marami pa rin yung hindi nakaka-recover sa nangyari. Sa amin kasi, ang naging problem, show eh. Show yung mga, kumbaga, rumaraket kami, fiesta, alam niyo yun, lahat yun nawala. Tapos, siyempre sa taping, kailangan lock-in. Magla-lock-in ng 1 month, eh hindi, kumbaga, gustuhin ko man, pero since my baby, baka mamaya pag uwi ko ng bahay after 1 month, sabihin na lang sa akin, who you? Yes, definitely, marami po talagang nagbago, di ba? Parang this is really the new normal now. At nakakamiss din, di ba, yung mga, katulad nga po yung mga nabanggit nyo kanina, dati, nag-raracket po kayo sa fiesta, yung mga events, di ba? Ano po ba yung pinaka-namimiss nyo sa trabaho nyo pre-pandemic? Kung ano yung ginagawa ko before, sumayaw, mag-show sa labas, kumanta, char! Kahit pangit ang boses ko. At umarte. Siguro yeah. Kasi ngayon, ang tinatanggap ko lang talaga yung mga lock-in na 1 week, ganun lang. Hindi ako makatanggap ng 2 weeks eh. Kasi parang, shucks, may bata akong parang iiwan na... Ayun nga, yun ang iniisip ko kagad eh. True. Talaga may compromise na mangyayari. Speaking of your showbiz career, syempre alam naman natin lahat na una ka sumikat bilang parte ng all-female group na Sex Bomb Girls. And you've come a long way since those days. Kwento niyo naman sa amin kung yung ano yung mga naging adjustments mo nung sumabak ka na sa acting. Kasi nung nag-start kami, meron... Habang sumasayaw kami, na May Day si Shete noong time na yon. So yun yung parang naging, doon kami natuto. Parang yun yung naging school namin. Na kahit, alam mo yun, hindi, pag pinapanood ko, ah, ganito kami umarte, ang pangit. Pero ano po yan, pumatok po yan, diba? Talagang I'm sure dyan po talaga na-train yung inyong acting skills, diba? Speaking of Sex Bomb Girls, ngayon ba, kamusta kayo ng mga co-members mo sa Sex Bomb? Kasi I saw that you have a group blog with some of the members. Paano ba yun nagsimula? Kasi sila Mia at Jolan, kumbaga nagkikita-kita na talaga kami. Kung tawagin ko sila yung bestie friend ko. So, naisip pala namin kasi ako nag-vlog, tapos si Jolan nag-vlog. Si Mia kasi parang gusto niyang itry mag-vlog. So, sabi namin, sige, vlog tayo. Tayong tatlo, unahin muna natin dun sa resto mo, sa Yoshi. Mukbang tayo. Ganon siya nag-start. Lagi ko naman kasi sila nakakasama at saka lagi ko sila nakakausap. Oh, wow. So, talagang close pa rin po kayo hanggang ngayon. Oo, kasi sila yung mga bestie ko.
Ngayon, sila yung nandiyan ever since. Aww. Aww. Mga BFF pala ito na from work, di ba, naging ano na, best friends na. And po yung iba, how about the others? Do you guys still talk or, you know, nagre-reconnect pa rin po ba kayo with sa isa't isa? Minsan, meron pa rin yung, kunwari, si Jopay, kapapanganak niya lang. So, mga kamusta ka? Tapos, meron din kami kasing GC, may group chat kami na kami mga SB. Doon, minsan kapag may birthday, oh, happy birthday, ganon. Pero yung magkikita-kita, hindi na kasi talaga eh. Ang nakikita ko lang talaga sa ngayon is si Jolan at saka si Mia. Oh. What would you say po yung pinaka-nagbago sa inyo since your Sex Bomb Girls days? Pinaka-nagbago? Parang wala naman nagbago. Siguro naging matured lang kami ng ano. Kasi dati parang magtatrabaho kami, di ba? Pero yung utak namin, bata pa. So yung sa amin, parang minsan, sige, show tayo. Parang medyo laro pa. Sa ngayon kasi talagang, hindi, work-work tayo, ganun. Oh, so yun nga po yung, as you said, yung maturity level, diba? Tsaka hindi na kami puro kalokohan. Kasi dati, labas tayo, ganun. Ngayon, hindi na ganun. Kaya bar tayo, ganun. Punta tayo sa mga dance. Nagsasayaw na kami nito, ha? Pero mahilig kami pumunta sa mga sayaw na bar. Mahilig kami pumunta doon. Ngayon, hindi na ganun. May mga patita effect na, coffee na lang tayo, ha? Chocolate na lang tayo. Yes. Ganun na lang. At syempre, ngayon, di ba, you're a wife and a mom already. You've really grown so much. So, share niyo naman sa amin, yung life niyo ngayon bilang wife and mom. Siguro, alam mo, ang laki ng depression niya eh. Yung iba nung single ka, iba nung nasa solo ka lang din. Kasi ako, mag-isa lang ako nun sa condo. Iba sa ngayon. Yung parang dati sabi ko nga, nasa condo ko, yung meron akong peace of mind. Yung makikita ko yung condo na malinis. Kasi OC akong tao. So, mahilig akong maglinis. Gusto ko lahat nakaayos. Sa ngayon, parang since may bata ka, maglilinis ka, di ba? Maya-maya, magulo na naman. Pero masaya. Mas masaya siya na alam mong naranasan mo na rin yung maging single ka, naranasan mo mag-solo. Ngayon, meron ka ng pamilya na ikaw naman yung nagpapalaki ng bata, meron kang asawa. Parang meron ka talagang masaya at buong pamilya. Nasa level na ako ng parang ay matured na nga ako. Nanay na ako. Sa susunod nito, may mga apo na ako. Pretty to shine, di ba? Ano, talagang based on what you're saying, talagang kita ko na meron kayong contentment now with, you know, with your family now, di ba? Alam mo kasi, kailangan minsan matuto kang makontento. Kasi, hindi ka magiging happy kung hindi ka marunong makontento sa buhay mo. Parang sa amin mag-asawa, hindi, sabihin na natin hindi kayo ganun kayaman, hindi kayo sobrang, pero alam niyo yun, mapaghihirapan nyo, mapagtatrabahuan nyo ng kayong dalawa, nang sabay kayong nag-grow, hindi yung iwan yung isa lang yung nag-grow, parang ganun, o kaya eto yung isa na, andito lang yung isa, hindi eh. So, kailangan kahit paano sa buhay, matuto ka din na makontento. Kung eto lang meron ngayon, di eto lang. Di sa susunod, pagtrabawan natin, kung ano man yun. Tapos, sabay natin abutin kung ano yung mga pangarap natin. Yes, at ang ganda kasi parang talagang through thick and thin, di ba? Oo. Yes. Speaking of yung mga ano ganun po, no? Yung mga struggles or what, ano po yung most challenging part for you having your own family? Pinaka-struggle? Wala naman akong masaisip na parang sobrang hirap na hirap ako ngayon. Parang wala pa namang ganun. Siguro, struggle siguro pag gagawa kayo ng baby. Ano po yung ganun? Yung kailangan mong pagdaanan. May babae kasi minsan na hindi dumadaan sa tawag nito, yung maganda yung pagbuntis nila ng first trimester. May iba naman na parang hirap na hirap. Siguro minsan, yes. Sabi ko, yun yung struggle. Pero sa pamilya, family, wala eh. Kasi tulong-tulong naman kami. At saka yung si Alex naman talagang
hands-on siya sa amin. Yun ang pinakamaganda. Mas may time siya sa amin. Mas priority niya kami. That's really, really nice, Miss Shine. Pero may nagkaroon po ba ng time na sobra kayong na-stress or na-frustrate to the point na nag-lead ito sa away mag-asawa or tampuhan? Na-stress? Wala pa talaga eh. Wala pa talaga. Kasi si Alex, ako yung matampuhin. Madalas ako magtampo. Pero si Alex yung minsan hindi kanya papatulan. Susuyuin ka na lang eh. Imbis na patulan kita, susuyuin ka niya. Or pag mainit ang ulo mo, alam niya na yung gagawin niya na, ah, hindi ko muna ito kakausapin, mamaya na to. Tapos pag alam niya malamig na yung ulo ko, okay, usap na kayo. Parang ganon. Siguro, mas madalas siya yung talaga naglalambing. Aww, so sweet. Aww. But how do you deal po ba with, kunyari, para sa mga mommies, how do you deal with stress and frustration? Syempre kasi di ba hindi yun may iwasan. Mm-mm. Alam mo nangyari sa akin yan, nung pinanganak ko si Axel, kasi dun yung time na hirap na hirap ako dahil na CS kasi ako eh. CS ako. Tapos, nabigla ako din yung parang, yung puyat mo. Yung si Axel kasi yung tipo ng batang, hindi siya nagpapababa. As in literal, na pag binaba mo siya, alam niya iiyak siya. Ayaw niya. So, 24/7 karga namin siya. Yung tulog ko, parang isang oras lang, tapos gigisingin nila ako kasi kailangan mag latch ng bata. Tapos patutulugin nila ulit ako. 30 after 30 minutes, gigisingin ka nila. Alam mo yung ganon. Tapos may time na, I'm sorry ha, para at least din alam ng mga ibang mami, nagkaroon ako ng mastitis. Okay. Yung namaga yung parang ano ko. Nagkaroon siya ng abscess ba yun? Parang ganon. Pero no choice ako kasi kailangan ko pa rin magpa-latch kung saan yung area na yon. So, pag ginahawakan niya pa lang ng ganun, umiiyak na ako kasi sabi ko, sobrang sakit. Sabi ko, ang gusto ko lang naman, mabigyan siya ng milk, pero ang hirap. Sabi ko, para akong naano nun, yung konti na lang maaning ba ako? Kasi umiiyak na ako, tapos hindi ko na alam kung anong gagawin sa kanya, pero pag umiyak siya, kailangan mo siyang kargahin. Parang yun lang yung time na talagang sabi ko, medyo na-stress ako. Kasi may gusto kang ibigay sa anak mo, pero yung katawan mo, hindi kaya, nagsusuffer, pero pinipilit mo, parang ganon. Yes. Paano po ninyo yun, kumbaga, nalagpasan? You know, how do you handle po kapag yun nga po, yung dumating yung time na ganon? Alam mo, ang pinakamaganda lang talaga, meron akong asawang very supportive. Yes. Sobra, pati yung pamilya namin, din yung nandito sa bahay, sobrang supportive. Kasi kasama din namin sina mami at daddy. So, sila yung, kumbaga si mami yung sumasalo ng, wag munang intindihin nyo sa bahay, ang intindihin mo lang muna is yung sarili mo, at saka si Axel, parang ganon. Yes. So, sila ang umiintindi nung lahat na yon, nung time na yon. Pati si Alex, pag alam niyang yung pagod na ako, or yung alam niyang, yung na, parang minsan napipikon ka na, andyan dyan siya parang mag-support. Yes. Sa'yo na okay lang yan, wife. Sabi niya, para sa baby natin. Yung mga ganon, bibigyan ka pa rin niya ng lakas ng loob. Yung love na ibibigay niya sa'yo, sobra-sobra. So parang hindi mo rin mag-feel na, okay, alam ko, at least alam ko na meron akong asawang supportive na nandiyan dyan sa tabi ko. Na kahit anong mangyari, alam ko nandiyan dyan sa tabi ko. Wow, yes. Miss Shine, you're very blessed to have such very supportive family. Yes. Yeah. Pero it may be too early to ask this, but do you already have plans for another baby in the near future pa naman? Yes, meron. Meron kaming plano talaga. Oh, actually, nagmamadali na siya eh. Sinasabi. Ah, okay. Dati usapan namin, sabi niya, kailan natin susundan si Axel? Sige, sabi ko, pag naglakad na. So, nagkakaroon kami ng biroan, sabi niya, basta pag nakita ko tumayo na yan at nag-isang hakbang, susundan na. Parang ganun. Hanggang sa ngayon, tumatakbo na. Ano naman, binibigyan niya naman ako ng time. Alam niya naman kasi na hindi ganun kadaling
literal ah, hindi ganun kadaling yes. talagang una-una hindi ganun kadaling gumawa ng bata. Pangalawa, pag nandiyan na kayo sa process na 'yan, mahirap talaga sa babae. So kailangan ng babae ng support. Yes. Well, I'm sure Miss Shine, you know, when the time is right, God will give it to you. And ito nga, di ba? At least you're very, very lucky and blessed to have such a wonderful spouse. Ito naman, Miss Shine, right now, based on your Instagram posts and YouTube vlogs naman, you seem to be enjoying your time as a small family. And speaking of vlogs, what can fans expect more from you? Sa akin, kung ano-ano lang kasi yung maisip ko eh, parang iniisip ko pa nga, sabi ko, gusto ko bang mag-prank? Ganito, pang mamaya, hindi ko naman kaya mag-prank kasi kinakabahan ako pa, mamaya mali yung i-prank ko, di ba? So, nag-iisip ako ng mga vlog na tawag dito, yung may connection pa din sa family o kaya minsan, kung ano lang ako, kung ano lang yung nangyayari sa amin everyday, or kung ano lang yung nangyayari sa pamilya, parang gano'n, yung may connect pa din sa akin. Ayokong gumawa kasi, sorry ah, pero ayokong kasi gumawa ng vlog na parang yung iaarte mo lang. Yeah. Ayokong kasi nang gano'n. Yung scripted. Oh, yung scripted. Yung gusto ko yung natural. Yung, minsan, ewan ko, siguro yung iba nakapanood na ng vlog ko, sabi ko nga, nag-vlog ako kung paano ako maglinis ng bahay, no, which is, talagang ginagawa ko yung maglinis ng buong bahay. Tapos inaano nila yung suot kong damit, ang butas-butas. Sabi ko, ganun talaga ako minsan magsuot ng damit. Kasi yun yung totoo. Ayoko mag-pretend. Minsan, oo, maganda tayo. Kailangan natin mag-ayos. Pero minsan, nandun tayo sa time na, bahala ka. Basta ito ko, relax, ganun. Yes. Ang mahalaga naman doon, Miss Shine, is ano, very authentic ka, di ba? Kung ano talaga, what you see is what you get. Oo. There's no pretensions. Oo, may mga vlog din akong ginawa na, oh, sabi nila, mag-English ka dito. Naku, ano ba yan? English naman. Alam nyo na yun. Hirap na hirap ako, bahala na. Intindi na lang nila. Aside from vlogging po ba, and of course, your career, mayroon pa po ba kayong mga pinagkakaabalahan pa sa ngayon? Yung tinayo naming Korean store ni Alex. Meron kaming Korean store. Ayun nga pala, baka gusto nyo i-visit. Yes. Meron kaming Korean store sa Marilao, Bulacan. Yun yung isa namin pinagkakaabalahan kasi doon hands-on talaga kami. May time na ako ang namimili. Ako talaga. Or si Alex. Ngayon kasi si Alex dahil ayaw niyang payagan ng maraming lumalabas ang bahay. Tapos, yung pag-i-input ng mga, kunwari, ng mga inventory, kami din ang gumagawa noon. Hindi na namin pinapagawa sa iba. Kumbaga, hands-on talaga. Mm-hmm. Minsan, sabi namin dati, nung parang mga bago-bago pa, kami din na nagbabantay sa tindahan. Minsan ako yung nagka-cashier, yung gano'n. Wow! Para at least, di ba, alam mo din yung nangyayari sa tindahan. So, alam mong hindi ka pwedeng lokohin ng mga... Exactly. Which is, lahat naman ang kinuha naming staff, kilala namin at taga dito din lang sa Bulacan. Yes, that's very admirable of you to really be a hands-on entrepreneur, diba? And finally, Miss Shine, what is the best part of being a mom and a wife? Best part? Ako siguro lahat eh. Lahat naman sasabihin ko best part na nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Pero siguro ang pinaka-best part dito, yung buo kami. At alam kong maipagmamalaki ko sa buong mundo na legit. So, yung kumbaga, hindi ako itinatago. Hindi itinatago yung anak ko. Hindi ko rin siya itinatago. Kumbaga, eto kaming pamilya, buo kami. Ang best part pa dito, alam kong yung suporta nung asawa mo sa inyo, kayo yung priority. At meron kayong mga tawag dito, meron kayong mga pangarap na, yun nga, sabi ko, sabay-sabay niyong tutuparin. At yung, hindi lang yung mga gusto niyang mangyari, yung nasusunod. Kumbaga, tinitreat niya ako na as a queen talaga. Yes. Talagang ano, there's mutual respect baga, diba? Yes. Meron kaming respeto sa isa't isa. So, yun yung pinaka-best part na sasabihin ko, buo yung pamilya ko. At kaya kong ipagmalaki, kaya kong
i-front, kaya kong i-post na, ah, ito yung pamilya ko. Ito yung pamilya ko at alam ko may pagmamalaki ko itong pamilya ito. Aww. Aww. Well, very well said, Ms. Shine. Thank you so much po for sharing those words of wisdom and at the same time for being so open to us because I'm sure maraming moms din dyan, you know, nakadelete din po sa experiences ninyo. But before we let you go, maglalaro muna tayo ng game na Pinush ko or Di ko Pinush. Yes, simple lang naman po ang mechanics nito. Kapag nagawa niyo na po ang scenario na nabanggit ko, it means pinush mo na ito. Okay. Kung hindi pa, hindi mo ito pinush. Okay. So number one, go through your husband's phone. Pinush ko. Nag-snoop in po ba kayo? Oo. Minsan mo nagtatext, nakaganan ako. Sino yan? Number two, been afraid of childbirth. Oo, pinush po. Pinush nyo, opo. Well, ano naman po yan, normal din yan na reaction, di ba? Meron talaga. Pagka malalaman mo yan pag nandito ka na sa part na yun na, kasi ako parehas kong naranasan ng CS at ano, ang normal delivery. So, para iba magkaiba ang sakit. Oh, yun po. Number three, may pinagselosan na babae. Pinush ko. Kayo po ba, Ms. Shine? Ano po ba kayo? Hindi naman masabi, no? Pero parang selosa po ba kayo? Ganon? Hindi ako masyadong selosa, pero once na nakakaramdam ako na may, ang sabi ko nga, ang pinakamaganda lang sa asawa ko ngayon, alam niya kung paano dumistan siya. Tapos alam niya pag sinabi ko hindi ko feel yung babae kasi alam ko may something sa iyo na which is totoo. Which is totoo kasi na ano ko iiwas siya. Ah, wow. So talaga ano, kumbaga may instinct yung ganun po. Pina-follow yung instinct niyo. Yes. Oo. Eto naman po number 4. Finish your child's food. Hindi ko pinush. Oh, hindi. Wow. Inuubos niya. Ay, wow, that's very good po. That's very good, actually. Eto naman, number 5, kept a secret from your husband. Hindi ko pinush. Ah, hindi pinush. Lahat ng secret ko alam niya. Ganun din siya sa akin. Oh, that's good. Diba? May open communication po talaga, diba? Eto naman po, number 6, breastfed in public. Pinush ko. Oh, yeah. Push na. Why not, diba? Kung ano, hungry na yung anak, diba? Nagugutom ang anak ko eh. Bahala kayo dyan. Yes, diba? Eto naman po, number 7. Wrote a love letter for your partner. Pinush ko. Ano po ba kayo? Kayo po ba yung tipong, you know, magsusulat ng love letters for them, for your partner? Siguro minsan pagka may event talaga, hindi, may kumari, anniversary namin, sinusulatan ko siya, parang ganun. Tapos yung regalo, nice. I love you, hug me, ganun. Okay. Eto naman po, number 8. Ran an errand to get away. Pinush ko. Siguro minsan may nagagawa akong ganyan. Oh yeah, di ba? Hindi na natin napapansin. Oo. Di ba? Yes. Ito number 9. Deleted a conversation so your partner wouldn't see it. Hindi ko pinush. Yeah, as you mentioned nga po kanina, di ba? Open kayo sa isa't isa nung asawa niyo. And number 10. Googled your child's symptoms. Pinush ko, pinush ko. Kamusta naman po ang experience? Mas naloloka ako. Nasabihin lang sa akin ng doktor, ang Google, hindi yan doktor, ha? Mga ganon. Kahit ako, kumari may sakit ako, may nararamdaman ako, ginugoogle ko siya. Na mas minsan, pag nakita mong worst yung kalalabasan, ay, mas lalo ko napapraning. So, may ay tawag ka, Doc. Yung ano, simpleng, kunyari, simpleng sakit ng ulo lang, tinignan mo, ay, Diyos ko. Oo. Kasi nga, kalokohan mo din. Well, that's it, Miss Sunshine. Thank you so much for joining us. Yay!
thank you. Yes, please invite our viewers to support you and your current endeavors, your vlogs. Ayan, ayan, sa lahat ng mga nanonood man ngayon, kung may time pa kayo at may space pa sa inyo, please follow Sunshine Garcia sa Instagram yan. Sa Facebook naman, Sunshine Garcia din. At meron akong vlog, yes, SSTV by Sunshine Garcia. At meron din kaming vlog nila Mia at Jolan, yung tatlong Pechay Girls. Ito yung Pechay Girls niya. Tapos kung nandiyan lang kayo sa Marila, kung malapit lang kayo, meron kaming Korean Mart, SS Legs, Korean and Japanese Mart. Nasa MR Building to, MacArthur Highway, tabing Ilog, Marilao, Bulacan. At pinakalast, sa ngayon kasi medyo busy-busy pa ako, pero malapit ko nang ituloy ulit yung SS Kitchen, kung saan pwede kayo umorder ng baked sushi at saka ng iba pa. At malapit na may i-release akong bagong negosyo. Sana supportan nyo, pero hindi ko pwede sabihin. Abangan yan, di ba? Yes. Well, thank you again, Miss Sunshine, for your time. And we hope that all your businesses and your activities will flourish. We hope the best for you. That's it, Pushmates! We hope you enjoyed our episode tonight. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok nyo dahil marami pa kami ihahatid na celebrity ganap sa inyo. Kaya naman, don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. Once again, this is Gary with Sunshine Garcia Castro, and this is Push Bets Live!